ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa singil sa kuryente. Posibleng tumaas ang singil sa kuryente. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbabala nito matapos maglabas na ng temporary restraining order ang Court of Appeals sa naunang desisyon ng Energy Regulatory Commission na bawal ipasa sa milyong-milyong consumers ang dagdag singil sa kuryente ng dalawang planta ng San Miguel Corporation. May buwelta po naman ang San Miguel sa ERC. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Kababayad lang ni Lola Petronia ng bill sa kuryente dahil may disconnection notice na. Takot siyang maputulan ng kuryente, lalo't may karamdaman siya. Hindi pwede ako mainitan. Ay sakit po ako. Hindi pwede maputol. May mga apo ako maliliit. Pero dahil sa inisyong TRO ng Court of Appeals laban sa desisyon ng Energy Regulatory Commission, namumurong tumaas na naman ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Kaya mga consumers, kagaya ni Aling Petronia, walang magawa kung hindi dumiskarte kung ayaw nilang maputulan ng kuryente. Ayon sa mga sources sa Meralco, nasa 50 hanggang 60 centavos kada kilowatt hour ang itataas sa singil kung sa spot market kukuha ng supply ang Meralco. Kung papasok naman sa emergency power supply agreement, nasa 30 to 40 centavos per kilowatt hour ang magiging dagdag. Pero wala pang inaaprubahang EPSA ang Department of Energy. Pati si Pangulong Bongbong Marcos na babahala sa pagsipa ng presyo ng kuryente. Umaasa ang Pangulo na magbabago pa ang isip ng CA. Ang ERC naman, kinumpirmang tataas talaga ang singil kung kakalas na sa kontrata ang planta ng San Miguel at mapipilitang kumuha ng supply ang Meralco sa spot market. Ang SPPC, about 17% ng Meralco supply yung covered niya. Yung 17% na yon, kung ma-expose sa WSM, actually naglalaro sa 8 to 9 pesos per kilowatt hour. So yung 17% na yon tataas, madodoble from 4 pesos to over 8 pesos. Yun po ang impact. Pero buwelta ng SMC Global Power, alam ng ERC at natalakay ng husto sa mga naunang hearing na may nagbabadyang power rate hike dahil sa hindi kontroladong pagsipa ng presyo ng fuel sa world market. Naglatag na umano sila ng least costly option o mas maliit na dagdag singil para sa mga consumers na pansamantala lang naman at tuloy pa ang kontrata. Gate naman ng ERC, kung pinayagan nilang dagdag singil noon, hindi ito minsanan lang. Yung takot natin nung ine-evaluate natin ay inamin din ng parties na first round of increase pa lang to. So pag pinagbigyan natin yung first, may susunod na second, na third, hindi lang dun sa parties dito, but dun sa iba pa. Yung kinakatakot natin na mas malaking takot dito sa TRO ay bigla-biglaan yung pag-stop nung supply. Samantala, nagdeklara ng yellow at red alert kanina ang national grid sa buong Luzon dahil sa bigla ang pagpalya ng anim na planta ng kuryente. Pero bago magtanghali, yellow alert na lamang hanggang 7 PM. Iniimbestigahan na ng Energy Department ang insidente. Pero ang good news, may big time rollback sa diesel bukas, halos 4 pesos, 2.65 sa kerosene, pero ang gasolina, 85 centavos lang ang bawas. Alam naman po natin na ang ating gasoline ay may 10% ethanol. So kasama sa computation po yung pagbili ng ethanol. So medyo tumaas po ang presyo ng ethanol. Nagulat kami na malaki yung natapyas sa rollback. So isa din kadahilan na yung tinatawag nilang market premium. Pero ang LPG, dagdag presyo pa rin, 2 pesos kada kilo ang inaasahan sa December 1. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Pinaiimbisigan po ng Office of the Ombudsman kung bakit ngayon lamang pinatutupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang administrative order na nagbabawal sa pagbebenta ng imported isda nang walang certificate of necessity to import tulad po ng pampano at salmon sa mga palengke. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Tuloy pa din sa pagbebenta ng salmon at pampano ang ilang stall sa Muñoz Market sa Quezon City.
Ayon sa mga nagtitinda, ngayong holiday season lang sila nakakabawi ng benta. Kaya naman hiling nila na payagan silang magtinda hanggang sa katapusan ng taon. Sana paraanin man lang nila yung December dahil baka doon kami makababawi-bawi dahil naka-pandemic, na-press lahat kami. Kaya sana naman, huwag naman muna. Wala man kayong magagawa kundi sumunod lang sa protocol. Para walang masabi, patatanggalin na lang po talaga. Ayon sa BIFAR, kaya ito tinawag na illegal na imported na isda ay dahil wala itong Certificate of Necessity to Import. At kasama dito ang mga frozen na pusit. Nanindigan ang BIFAR na huling linggo na ng pagbebenta ng mga illegal na imported na isda dahil tuloy ang pagkumpiska nila simula December 4. Ito'y kahit na pinaiimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang BIFAR kung bakit ngayon lang ipinatupad ang Fisheries Administrative Order 195 kahit na noong taong 1999 pa ito nilagdaan. Ang FAO 195 ang order na nagbabawal sa pagbebenta ng imported na isda tulad ng salmon at pampano sa mga palengke. Magalang natin itong sasagutin at ibibigay natin ang mga necessary reports para sagutin itong inquiry ng ombudsman sa atin. Ayon sa BIFAR, matagal na talaga itong ipinatutupad at mas maghihigpit lang ngayon. Lately, saturated na talaga yung mga unauthorized imported frozen fish sa ating mga merkado. At the bottom line of this, kaya tayo nag-intensify, is really to protect the industry. Kailangan nating gumawa ng hakbang para bigyan ng proteksyon ang ating local fisher folk. Ayon naman sa isang eksperto, makakabili pa din ng pampano ang mga Pinoy kung pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang local aquaculture. Sinimula na kasi ang pagpapadami ng lokal na pampano sa ilang bayan sa Pangasinan. Pero ang salmon, hindi talaga pwede sa Pilipinas dahil sa temperate regions o sa mga malalamig na bansa lang ito nabubuhay. Kailangan natin supportahan yung aquaculture sa bansa at na yung future natin pagdating sa fish production ay magkaroon tayo ng sustainable level. Samantala, iniimbestigahan naman ng Department of Agriculture ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas. Umabot na kasi ito sa 280 hanggang 300 pesos sa ibang palengke sa Metro Manila. Hindi pa naman kinokonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat ng pulang sibuyas. Base po sa aming mga nakausap na mga onion farmers, sabi po nila ay meron po silang harvest ng Disyembre. Yung iba po sabi, second week of December, may iba po nagsabi na last week of December. So ngayon po itinitingnan natin kung gaano kalaki ang kanilang volume na i-harvest dahil ito po ay makakatulong sa pagdagdag ng ating supply. Bukod sa sibuyas, posible ding tumaas ang presyo ng itlog dahil kumukonti ang supply dahil sa bird flu. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, gumagawa na ang mga otoridad ng composite o sketch para sa pagkakilanlan ng dalawang persons of interest sa kaso ng ilang nawawalang sabungero. Nangangalap din sila ng karagdagang ebidensya sa mga huling kilos ng mga biktima. Exclusive, nagpapatrol, Rafi Santos. Madaling araw noong April 29, 2021, nahagip ng security camera sa Barangay Santa Rosa sa Marilao, Bulacan ang pagtabi na isang sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway. Ayon sa PNP CIDG, matapos ang ilang minuto, tumawid sa kabilang kalsada at sumakay sa isang nakatigil na pickup truck ang driver at iniwan na ang sasakyan. Kinabukasan, nireport ng barangay na isang van na may plakang UJW955 ang kanilang na-recover. Base sa mga litrato, kinilala ng kapatid na isang nawawalang sabungero ang van na siyang ginamit ng kanyang kaanak nung araw na mawala siya sa Santa Cruz, Laguna noong April 28, 2021. So, nakasigurado po kasi nakasakay na rin po ako dito at saka nung aalis po ang kuya ko, sinatilang narinapin siya kung ano yung sasakyan niya. Sabi niya, yung pa rin yung dati. Nakasakay na po ako dito. Kanina yung sasakyan? Sa amo niya po. Ang kuya na tinutukoy ni alias John ay si Michael Bautista na siyang driver umano ng van. Una nang binigay ng isang source sa ABS-CBN News ang video kung saan makikitang inaakay ang nakaposas na si Michael ng dalawang lalaki sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Sabi ni alias John, pamilyar sa kanyang lugar kung saan kinuha ang video dahil ilang beses na umano niyang sinamahan sa lugar ang kanyang kuya. Pamilyar din umano sa kanya ang taong umakay sa kanyang kapatid na una nang tinukoy ng isang testigo bilang si alias Dondon.
Nakapunta na po ako dalawang beses na po. Naging familiar siya, tapos in the same time, may tinuro sa akin ng kuya ko doon na ito yung namamahala ng sabungan. Kaya huwag kang masyado magsiselfon kasi mahigpit dito. Sigurado rin umano si alias John na ang kuya niya ang nasa video dahil sa damit, gupit at kilos nito. Dapat kasama umano siya sa pagpunta ng Santa Cruz pero bigla siyang sinabihan ng kapatid na huwag nang sumama. Alas 7 ng gabi noong April 28, nakapag-text pa sa kanya ang kanyang kapatid na patapos na ang laban sa sabungan. Tapos nung bandang uli, yun na po yung pinaka-last text niya sa akin na last fight na kami, tapos maya-maya pa uwi na kami. 10 to 11, tumawag po sa akin yung pinaka-boss nila o may-ari nung mga manok na dala nila na na-hold daw po ang mga kuya. Sabi po ng amo niya na pagkamalan daw po silang mano niya, okay? Ang kuya ko po, driver lang po nila eh. Sana maawa ka naman kasi may pamilya rin yan. Unang-una, yung pamilya niya, hinahanap na siya lagi. Samantala, base sa cellphone video at CCTV, gumagawa na ang CIDG ng composite sketch sa maaring pagkakakilanlan ng dalawang persons of interest sa kaso na ngayon pinaghahanap na ng mga pulis. Nangangalap din sila ng karagdagang ebidensya tungkol sa huling kilos ng mga biktima at karagdagang testigo na maaring nakakita sa pagdukot sa kanila. Rafi Santos, ABS-CBN News. Patay ang isang security guard matapos sumalpok sa isang bus ang minamaneho niyang motorsiklo sa barangay Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur noong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, dire-diretsyong pumasok sa National Highway ang motorsiklo at bumangga sa paparating na bus. Ayon sa pulisya, hindi lumingon ang biktima na galing sa barangay road kaya hindi nito napansin ang bus. Pumailalim ang biktima sa bus at nagtamo ng matinding tama sa ulo. Wala ring suot na helmet ang rider na papunta sanang trabaho. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay ito habang ginagamot. Nangharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng bus. Umaapela po ang mga benepisyaryo ng 4Ps na lakihan pa ang budget ng DSWD lalo't malaking tulong anila ang mga programa sa mahihirap na pamilyang Pilipino. Nasa mahigit 500 pamilya ang nagtapos sa programa ng DSWD ngayong araw. Nagpapatrol, Jervis Manahan. This is your captain speaking, taking off. Naluha sa tuwa si Carol Israel sa kanyang talumpati sa graduation ceremony ng DSWD sa Pasay City. Isa kasi sila sa mahigit 500 pamilya sa Metro Manila na nagtapos mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Kwento niya, malaki ang naging tulong ng 4Ps para makapagtapos siya sa aviation school hanggang sa maging lisensyadong piloto ngayon. 2012 kasama na kami kaya isipin niyo 2012 nung high school pa lang ako maging malaking tulong and naging pagka-graduate ko ng high school, naging part ako ng ESGP Pay or Expanded Student Grant and Aid Program at yun yung tumustos nung college ko. Hindi po ako makakapagtapos kung hindi naging parte sila ng journey ko at napakalaking bagay talaga nung mapabilang. Sabi ko nga po kanina sa talk or speech ko, hindi lang naman po sa akin, pati buong pamilya ko natulungan. Nagtatapos mula sa 4Ps ang mga pamilya kapag umaabot na sa 18 taong gulang ang isang bata at kapag maituturing na umangat na sila sa buhay. Nakabase ito sa mga social at economic indicators, kasama na ang pagtaas ng sahod, kakayanang magbayad ng SSS, akses sa malinis na tubig at kuryente, at kung wala ng malnourished na anak. Ayon sa DSWD, ang graduation ceremony ay patunay na gumagana ang mekanismo ng 4Ps para mapaangat ang kalidad ng buhay ng mga pamilyang Pilipino. Masayang masaya ang DSWD dahil ito yung isa sa pinapangarap ng programa, no? Ito yung talaga yung ating goal, no, na talagang lahat ng mga mahihirap ay magkaroon ng chance, no, na makatawid, no, sa kahirapan. Pero ang pangamba ngayon ng ilang beneficiaries ay ang posibleng pagliit ng pondong nakalaan para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa susunod na taon. Nasa mahigit 110 billion pesos ang inilaan na pondo ng Senado para sa 4P sa panukalang budget para sa 2023 na nakasalang pa din sa BICAM. Pero nauna nang sinabi ng DSWD, nakapos ang pondong ito sa 4.4 million beneficiaries.
Ito po ay liliit yung pondo po para sa beneficiaries. Wala pong mangyayari. It's either kung ano na lang po yung maaabot ng budget, ano, ay yun na lamang po. Giit ni Gianna Catacio, tagapangulo ng samahan ng nagkakaisang pamilyang pantawid, na kasamang nagtapos kanina, dapat mas lakihan pa ang budget sa 4-piece. Kwento niya, 12 taon siyang beneficiary nito at epektibo ito sa mga pamilya. Dapat lang wag mag-suffer yung kalidad ng pagbibigay ng ayuda ng DSWD. Noong ako ay nagsimula sa pantawid, no, hindi ko kayang bumayad ng kuryente, hindi ko kayang bumayad ng tubig. Ngayon po, 5 beses kaya nang kumain, 6 beses kaya nang kumain sa isang araw. Ito ang kauna-unahang regional na pagtatapos ng mga pamilya mula sa 4-piece program ng DSWD. Paglilinaw ng ahensya, kahit graduate na ay kwalipikado pa din ang mga pamilya sa iba pang mga ayuda, tulad ng Livelihood Assistance Program ng pamahalaan. Inaasahang mas marami pang pamilya ang magtatapos mula sa 4P sa mga susunod na buwan, kapag natapos na ang evaluation ng DSWD sa mga non-poor families. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Gretchen, anong exciting announcement ng Korean power couple na sina Yoon Bin at Son Ye Jin? Ati B, it's a boy para sa mag-asawang Hyun Bin at Son Ye Jin. Napaaga ang pagdating ng kanilang panganay na sa Desyembre pa sana nakatakdang isilang. Nakiparty naman ang Kathniel, KD Lex, Angelica Panganiban at iba pang bigatin at young stars sa Christmas event ng Star Magic. Ang pasilip sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Mahigit 200 artista ang dumalo sa Star Magical Christmas Linggo ng gabi mula sa mga veteranong celebrities gaya ni Jolina Magdangal at John Lapus, mga graduates ng reality shows at new gen young stars gaya ni Jillian Vicencio, Sam Cruz, Charlene San Pedro, Jada Avanzado at Aljon Mendoza. Dumalo rin sina Darren Espanto, Maymay Entrata, Jake Ejercito at hip-hop groups na BGYO at Beanie. Mga love teams tulad nina KD Estrada at Alexa Ilacad, Francine Diaz at Seth Fedelin, at Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Squad goals naman sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia at Ria Ataide na dumating bilang Nutcracker Soldiers. Sila ang nanalong best in character ng party. Best dressed female si Janela Salvador, best dressed male si Aljon Mendoza. Pinaka-creative si Daniela Straner na dumating bilang isang drummer girl. Showstopper Award ang napunta kay Kyla Estrada dahil sa kanyang daring na outfit. Fan favorite at best in costume rin sina Katie Lex at sila rin ang best couple. Binigyang parangal din ng Star Magic ang kanilang stars na nagpakita ng loyalty sa talent management agency. Gaya nina Nikki Valdez, Dimples Romana, Dominic Ochoa, Shaina Magdayo at Kay Abad. Pinakamatagal namang loyalty awardee ng Star Magic ay si Angelica Panganiban na time out muna sa kanyang mommy duties sa anak na si Baby Amila. Speaking of baby, it's a baby boy para sa lead stars ng Crash Landing on You at real-life Korean couple na sina Hyun Bin at Son Ye Jin. Ayon sa statement na inilabas ng talent agency ni Ye Jin, nanganak ang aktres Linggo, November 27 at nasa maayos na kalusugan ang mag-ina. March 31 naman ng ikasalang dalawa. Inaabangan na ng fans ang pasilip sa kanilang baby boy at ang pangalang ibibigay nila dito. MJ Felipe, ABS-CBN News. Isang taon mula nang ideklarang variant of concern ang Omicron, patuloy pa rin dumarami ang sublineage nito na binabantayan ng mga eksperto tulad ng BQ.1. Pero kahit mas nakakahawa ang mga ito at bagyang dumarami ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi naman nakikitang mapupuno ulit ang mga ospital dahil dito. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Mula ng unang kumalat at maideklarang variant of concern ng Omicron, eksakto 1 taon na ang nakalilipas. Umabot na sa 500 ang sublineage nito ang binabantayan ng World Health Organization. Isa na rito ang BQ.1 na kinumpirma kamakailan lang ng Department of Health na na-detect na rin dito sa Pilipinas. Ang BQ.1 ay maituturing na anak ng laganap ngayong BA.5 Omicron sublineage.
Ang ilang mutations nito ang sinasabing dahilan kung bakit ito naging mas nakahahawa. Ayon sa infectious diseases specialist na si Dr. Ron Jean Solante, nakikita kayong may kakayahan ang BQ.1 na malusutan ang immunity ng isang tao. Yung mga antibodies natin na na-produce with the vaccine or those na mga previous infection, no, medyo mahina na makapag-tigil sa kanya dahil naiwasan niya sa pagpasok sa katawan natin. Sa ngayon, ang BQ.1 ay nakita na sa 73 bansa sa buong mundo. Sa loob lang ng isang linggo, umakyat na rin sa 23.1% mula 19.1% ng mga sumailalim sa sequencing ang nakitaan ng sublineage nito. Ibig sabihin, dumarami ang tinatamaan nito. Kaya kahit optional na ang face mask sa karamihan ng mga lugar sa bansa, mahalagang suotin pa rin ito lalo na ngayong nagsisiksikan na sa mga pasyalan. Kung marami kasi ang hindi naka-face mask sa isang mataong lugar gaya ng mall at siyempong may isang taong merong BQ.1, mataas ang posibilidad na maipasa niya ito sa iba. Ang napagpasahan, maaari ring makahawa ng iba pa kung hindi siya magiging maingat. Kaya para kay Solante, mahalaga pa ring magpabakuna kontra COVID-19 lalo na kung dumarami na naman ang nagkakasakit nito. Kayang-kaya niya na maprotektahan tayo against severe infection. Pero medyo malusutan pa rin tayo ng infection. Pero ang importante naman dyan no, na hindi ka mag-severe, hindi ka mapunta sa hospital. So yun yung pinaka-important benefit ng mga current na bakuna. Hindi naman nakikita ni Solante na mapupuno ang mga ospital. Umaasa siyang patuloy na mag-iingat ng publiko kahit tuloy-tuloy ang pagluluwag ngayong magpapasko. Kung gumaganda ang sitwasyon sa Pilipinas, kaliwat kanan naman ang mga protesta sa China laban sa patuloy na mga lockdown. Marami na kasi ang hindi natutuwa sa patuloy na zero tolerance approach ng China sa COVID-19. Nasa 400 tao ang nagtipon sa Beijing at kinailangang harangan ng mga pulis ang isang kalsada. Nag-rally din ang daan-daang estudyante sa isang universidad habang sa Shanghai nagkalat ang pulis matapos maiulat na nagpang-abot ang ilang protesters at pulis siya. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nakapagtala ang DOH ng 1,083 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. 14 naman ang naitalang namatay habang nasa mahigit 18,500 ang pasok sa active cases. Mag-aayin si Senador Rapi Tulfo ng panukalang batas para sa decriminalization ng libel sa mga miyembro ng traditional media. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, sinabi ng senador na maiiwasan mga fake news kung ihihiwalay ang mga miyembro ng news organizations sa mga vlogger at iba pang social media content creators. Ilan kasi sa kanila anya ay naglalabas ng mga balita at impormasyon tulad ng mga mamahayag. Pero hindi po naman sumasailalim sa pagsasanay at proseso ng pagbeberipika. Giit naman ni Professor Danilo Araw ng UP Journalism Department, dapat kapwa masakop ng decriminalization ng libel ang mainstream at independent media. Linawin natin na ang panawagang decriminalization, nandiyan na yan noon pa, at hindi tayo nananawagan ng abolisyon ng libel. Ibig sabihin, nandiyan pa yan, pero kakasuhan ang periodista, blogger, o sino mang ordinaryong tao ng civil suit. I will still go for decriminalizing libel, pero siguro on certain groups, pag sa mga traditional media, yung mga may accountability. Like po sinasabi ko, isang Juan de la Cruz na loko-loko, mag-open po siya ng channel niya at yung channel niya i-open niya para mag-attack and collect. Marami po dyan nangyari ngayon dyan po sa social media, yung mga tinatawag na attackers, collectors at the same time, if you will, na magbubukas ng channel and then magpapanggap na siya isang journalist, walang ginawa, maghapon magdamag, tumira ng tumira ng mga politiko hanggang sa yung politiko tinitira niya, gumipap dahil ay nang mapapatuloy yung masakit na kasinungalingan, magbibigay ng pera sa kanya o kung kanino man. So those people should be exempted dito. Formal nang kinumisyon ng Philippine Navy ang dalawang bagong fast attack interdiction craft missile vessels na dumating sa bansa nitong Setyembre.
Sinagawa ang commissioning ceremony sa Naval Station Jose Andrada sa Manila. Bagamat hindi pa tiyak kung saan ide-deploy ang BRP Nestor Acero at BRP Lolinato Toong, sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Rear Admiral Toribio Adasi Jr., na sa priority areas ito ng West Philippine Sea at Southern Philippines. Ang dalawang barko ay bahagi ng siyam na sasakyan na pandagat na binili ng Department of National Defense gamit ang 10 bilyong pisong pondo para sa missile at weapons system. Apat na unit ang inaasahang darating sa bansa sa susunod na taon habang ang tatlong iba pa ay bubuuin sa Philippine Navy Shipyard sa Cavite City. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa ba magpaparamdam ang amihan? Ati B, magpaparamdam ang amihan ngayong Linggo pero sa Northern Luzon lamang. Maliban po sa mga bahagi sa Timog Silangan ng Mindanao at sa may Bicol area, walang makakapanakaulapan na makikita sa ating satellite animation. Ibig sabihin, walang masyadong moisture sa hangin kaya magpapatuloy po ang maaraw at mainit na panahon bukas. Ang binanggit natin na potensyal na bagyo noong Biyernes ay nakikitang mananatiling low pressure area na lamang na dadaan sa timog ng bansa, Bacanluran. Sa Miyerkules naman, bubugso muli ang amihan pero dyan lamang po yan sa may Northern Luzon at aasahan din ang pagbuo ng shear line na magpapaulan sa may Cagayan Valley. Sa Webes, posibleng malusaw na ang LPA. Wala namang nakikitang ibang sama ng panahon na makakaapekto sa bansa ngayong Linggo. Tingnan natin ang aasahang pag-ulan bukas ayon sa The Weather Company. Sa Mindanao, may ulan sa Caraga at Davao Oriental sa tanghali na magpapatuloy hanggang hapon. Sa gabi, meron pang ulan dito sa may Davao Region. Sa Visayas naman, maghapong maaraw at hanggang gabi mababa ang tsansa ng pag-ulan. Wala ring aasahang ulan bukas sa halos buong probinsya po ng Palawan. Sa Luzon, may mahihinang ulan sa umaga sa silangang bahagi ng Isabela, sa hapon sa may Abra at Ilocos Sur naman at pagsapit ng gabi dito po sa may Isabela muli. Dahil mababa ang tsansa ng ulan, mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng Luzon. Hanggang 40 degrees Celsius ang heat index o damang init ng katawan dito po sa Dagupan at Cabanatuan at 39 degrees Celsius naman sa Tuguegarao at iba. Kaya kapamilya, magbaon ng payong o sombrero, pati na ng pamaypay o portable fan at dalasan din ang pag-inom ng tubig sa tanghali at hapon. Maghapon din pong maaraw may mga pag-uulap pero hanggang gabi mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Aabot sa 38 degrees Celsius ang damang init sa tanghali at hapon at posibleng umabot yan ng 39 degrees Celsius bandang alas 2. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Love is in the air sa Baguio City dahil sa isang creative at kakaibang wedding proposal sa Session Road. Sa video ni Bayan Patroller at artist na Althea Mavis, lumuhod at nag-propose ang kanyang kliyenteng si Jovan Ortega. Katabi ni Jovan ang ginawang chalk art ni Althea kung saan nakaguhit ang mukha ng kanyang girlfriend na si Daisley. Kwento ng soon-to-be groom, ganitong proposal ang kanyang naisip dahil mahilig sa art ang kanyang kasintahan. Taong 2020 nang magsimula ang love story ni Jovan at Daisley na nagkakilala sa isang online fellowship. Congratulations sa newly engaged couple! Hinihikayat ng Climate Change Commission at UP Resilience Institute ang mga lokal na pamahalaan na puspusang paghandaan ang epekto ng pagbabago ng klima tulad ng mas malalakas na bagyo at patuloy na pagtaas ng temperatura. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Karaniwan na kay Nanay Winda na bahain ang kalsada nila sa Area 5 Bagong Silangan, Quezon City tuwing may bagyo. Pero walang nakapaghanda sa kanila sa bahang dala ng mga bagyong Ondoy at Ulysses na umabot sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ay, hindi naman nakakapasok sa loob. Pag yung ordinary lang na ano. Yung papasokin kami ng baha. Kung hindi namin inaasahan yun, bigla lang ang tubig. Ayon sa Climate Change Commission, ang extreme weather events tulad ng bagyong Ondoy at Ulysses ay ilan lang sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Dagdag nila, isa itong banta na dapat magawan ng paraan. Importante, this has been identified by our National Panel of Technical Experts.
as one of the key, one of the top 10 climate change induced risks. It is the desire and this is the commitment of the NPTE to make this climate change induced risk more understandable to our people. They are prescriptions for where communities can be built. I think at this point, if we did enforce strictly the laws that we currently have, there are many hazards for which our people are exposed to, not just climate change hazards, no. That can be addressed and would keep our people out of harm's way. Sa pakikipagtulungan ng CCC sa UP Resilience Institute, nais nilang magamit ng mga LGU at mga komunidad ang siyensya para mabawasan ang epekto ng climate change. Ayon sa UPRI, ang mga extreme weather event na dating tuwing 100 taon lang nangyayari ay maaaring maulit sa mas maiksing panahon. Mas mapaminsala na rin ang mga ito. And if we fail to anticipate, we are not prepared. And if we are not prepared, magugulantang tayo. And when they happen, they are bigger than what we have seen or experienced. Gamit ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards, makikita ang mga posibleng malalang mangyari kung dumating ang matinding pagbaha. Makapagpaplano rin ang mga LGU ng posibleng solusyon sa mga lugar na posibleng bahain at maiiwasan ang pagkawala ng buhay at ari-arian. Isa na rito ay ang relocation ng mga komunidad bago pa dumating ang disaster. May hazard mapping tayo. Naka-depende na doon yung ating land use plan, yung Marikina River being a downstream river. So importante talaga yung computation ng rainfall count. Naka-design na yung mga drainage natin, water carrying capacity niya. Ang sinusunod namin protocol evacuation, yung data galing Project NOAA. Hinihikayat din ng CCC ang mga kabataan na makilahok sa diskusyon ukol sa climate change dahil sila ang mga susunod na sasalo at susolusyon sa problema sa nagbabagong klima. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Nananawagan po naman ng suporta ang Department of Environment and Natural Resources sa mga pribadong sektor na matugunan ang issue ng climate change sa dinaos na Sustainability Forum Philippines 2022. Tinalakay ang epekto ng climate change at ang mga paraan para malabanan ito. Hinimok po naman ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang pribadong sektor na makipagtulungan sa DENR para makalikha ng National Risk Register. Ito ang magsisilbing basihan para matukoy ang mga kakulangan, pangangailangan at prioridad sa development plans at iba pa. Nangako po naman ang iba't ibang business leaders at environmental groups na isusulong ang climate agenda ng bansa at susuportahan ang mga hakbang na maibaba ang antas ng greenhouse gas emission. Omigs, may babala ang PNP sa mga naglipa ng estilo ng panloloko ng mga kawatan online. Ang daming nabibiktima ngayon ha, paano ba maiiwasan ito? Tama ka dyan, Karen, at kasabay ng bigay ng Christmas bonus at aginaldo, nagiging talamak din ang iba't ibang uri ng panloloko online. Kaya may bagong security features ang isang kilalang mobile wallet app para masigurong ligtas ang perang pinaghirapan ninyo. Nangungunang cybercrime ang swindling at estafa base sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group. Mula Enero hanggang kalagitnaan ng Nobyembre, halos 5,000 kaso ang naitala nila. At babala ng PNP, mas nagiging talamak pa ang mga cybercrime tuwing magpapasko. Definitely, marami tayong mga cases, especially with online fraud. Because yung mga tao ay may mga Christmas bonus. So yung capacity nila to be able to purchase would be a bit higher than what is normal. Isa sa madalas na maitalang kaso para makakulimbat ang pera ang mga kawatan ay ang pag-hack ng account ng iba. So once it is hacked,
magsusolicit ng money. Imagine if you have 6,000 friends. So kung tago 100, that will be around how much? Ang paalala natin doon sa mga account holders is to always use two-factor authenticator para you will be informed once your account is accessed through another device. Kaya dagdag na security features ang handog ng isang kilalang mobile wallet app para maingatan ang pinaghirapang pera ng kanilang users. Simula Desyembre, i-activate na ang double authentication feature sa app. Magkakaroon na ng face recognition kapag binuksan ng app sa ibang device. Kadalasan, kapag may mga gustong mag-access ng accounts nyo, ginagamitan po natin ito ng security features na MPIN at OTP. Naglagay kami ng isang protection called facial recognition. So, mache-check nito through live facial scanning kung ikaw talaga yung nag-a-access sa sarili mong account. At dahil uso rin ang online shopping kung saan mobile wallet ang kadalasang gamit pambayad, nakipartner sila sa isang insurance company para protektahan ang users sakaling magkaroon ng problema sa kanilang order. We're excited to launch our new online shopping protect insurance. You can get coverage for up to 20,000 pesos in case the product you bought online does not arrive, is stolen, is damaged, or is not as described. O kapamilya, ito pa ang isang paalala sa anumang online account ugaliing baguhin ng madalas ang inyong password o PIN. Ako po si Migs Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago. Nagprotesta sa tanggapan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang ilang miyembro ng labor groups. Hiling nila na agarang itaas ang sahod ng mga manggagawa sa harap ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon pa sa mga grupo, mas matindi ang nararanasan ng mga manggagawa sa probinsya dahil sa napakababang sahod kahit na pare-pareho lamang ang presyo ng mga gastusin. Kung magkakaroon nila ng dagdag sahod, dapat ilapit ito sa family living wage standard na nasa 1,100 pesos kada araw. May kinakasaring malakihang rally ang grupo sa Miyerkules, November 30, kasabay ng pagdiriwang ng Bonifacio Day. Definitely, hindi na po pwede yung 25 pesos, 30 pesos, kasi parang napaka-token nung ganoong amount. Kailangan, kung magkakaroon ng increase, it should bring us closer to the family living wage in a significant way. Hindi po yung parang malaki pa rin, sobrang laki pa rin ng disparity ng current wage levels at yung itinatakda na nakabubuhay na sahod. Nagsanibwersa ang mga Pinoy at French artists sa paglikha ng mural sa loob ng Quezon City Jail Female Dormitory. 5 Pinoy at 3 French artists ang nagtulong-tulong para mabuo ang mural na sumisimbolo sa pagkakaibigan at tagumpay ng Pilipinas at France. Ayon kay French Ambassador to the Philippines, Michelle Bocoz, bahagi ito ng pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, layon umano nitong ma-rehabilitate ang mga inmate sa pamamagitan ng sining. Kabilang din sa dumalo, si Quezon City Mayor Joy Belmonte, nagpasalamat siya sa pagbibigay pansin sa French Embassy sa mga babaeng inmate. Matapos tamaan ng bagyong Paeng, hindi pa rin alam ng maraming taga-UPI Maguindanao kung papaano babawi muli sa matinding pinsala ng bagyo. Sinikap silang mapuntahan ng ABS-CBN Foundation para dalhan ng tulong. Laking pasalamat ni Edna Mestrola ng Barangay Burungutan sa UPI Maguindanao dahil nakaligtas siya at ang kanyang dalawang anak matapos matrap ng baha ng 7 oras sa loob ng kanilang bahay dahil sa bagyong Paeng. Hindi sila makarisyo kasi mataas nga ang tubig. Tapos binalikan ko na lang yung mga anak ko sa kwarto. Sabi kong ganun, wala nang makaligtas sa atin kasi ikuan yung baha na walang pwedeng tumulong. Sabi ng isang anak ko, Mama, relax ka na lang, dito na lang tayo. Matindi naman ang lungkot ni Andrea Bautista matapos wasakin ng bagyo ang kanilang bahay.
wala silang nailigtas na gamit at pansamantala silang tumutuloy sa kanyang biyanan. Sahig, doon na ang tubig po, tapos gikarga namin ang anak namin po, nagkuan kami doon, nagtawid po. Pagdating po namin doon, gitingnan namin yung bahay po, kuan talaga ng tubig po. Meron din po kaming mga goods na binigay sa mga tao, hindi nakayanan ng aking ira sa barangay. Sa tulong ng 6th Civil Military Operations Battalion at iba pang partner, nirepak at inihatid ang mahigit sa 1,000 relief goods sa mga binagyong pamilya sa barangay Borongotan. Yung partnership natin sa mga NGOs, lalo na sa ABS-CBN, ito ay napakahalaga dahil napabilis natin ang pagbigay ng ayuda at suporta, lalo na doon sa mga nangangailangan. Taos po, so nagpapasalamat po sa tulong na dumating dito po sa bayan ng UP. Dinalhan din ng bigas at mga delata ang nasa 500 pamilya sa barangay naman ng Kuya. Tuloy-tuloy po ang ating Operation Paeng para maabot ang mas marami pa nating kababayan. Sa mga nagnanais magbigay ng donasyon, may ibang paraan sa para maiparating ang inyong tulong. Maaari pong magdeposito sa bank accounts ng ABS-CBN Foundation. Mag-scan ang QR code ng ating online payment partners o bumili ng donation vouchers sa online merchant partners. Maaari ring magpadala ng in-kind donation sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. At para naman sa ating mga kapamilya overseas, iscan lamang ang QR code para makapag-donate kahit nasaan o nasa ibang bansa. Sa atin pong patuloy na pagdadamayan, makatutulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Paeng at iba pang kalamidad. Walang mag-iisa sa pagharap ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Mark, balita ko pang Buena Mano mo ngayong gabi ang ilan sa mga patok na musika ngayon sa TikTok. Yes, samahan mo pa yan na Ate B na mga nagpapahiwatig ng musika ngayong Kapaskuhan. Kakaibang the moves lang sila, yung tipong napadaan lang, tumira na. Ngayon pa lang, papunta na tayo sa most exciting part ng summer. Maging sa treadmill, aba, iba rin? Tip lang sa mga gustong gumiling, unisex pong datingan na mga bigay na bigay. Ting, ting, ting. O di ba ang husay? Super lambot ng katawan. Patok ding kanta itong tila rumurumba. San ka pa? Twining kung twining. Christmas is just around the corner. Isang kanto na lang siya. Umaanunsyo na ang Kapaskuhan. Namamasko po. Mark Logan, ABS-CBN. May bagong sports ngayon sa Pilipinas na kinagigiliwan ng marami. Maganda na sa kalusugan, madali pang matutunan. Alamin kung ano ito sa pagpapatrol ni Dayan Castillejo. High energy, maraming players, intensang laro at lahat nag-enjoy. Ito ang larong pickleball. Ang pickleball ay kombinasyon ng badminton, ping-pong at tennis. Ang raketa mas maliit sa tennis, ang bola plastic. Yung court ng pickleball, parehong size ng badminton. Pero ang good news, kahit wala kang racket sports background, madaling matuto ng pickleball.
kayang matutunan ang pickleball sa loob ng isang araw. Dahil mas maliit ang court kumpara sa tennis, hindi gaanong malayo ang tatakbuhin para maabot ang bola. Ito yung pinakamadaling sport compare sa tennis or badminton or lahat ng racket sport. The reason kasi yung bounce ng bola, isa lang. So mas madali siya i-control compared dun sa tennis. As we get older, this seems like a more reasonable game and one where we can still stay very competitive. Yeah. Ang mga dating national tennis players na sina Kim Saraza, Leander Lazaro at Sarina Arevalo sumali na rin sa pickleball. Yes, it is very addicting. Sa akin, mas magandang workout siya. So, are you a professional pickle players now? Meaning you're earning money from it when you join the tournaments? Yeah. Nagsimula ang pickleball sa Amerika noong 1960s bilang isang improvised sport. And here, the sport is a very young sport in the Philippines, but in America, it's more like a 50-plus sport. Very popular. 2016, nagsimula itong laruin sa Pilipinas at bumutok noong pandemya. Improvised lang ang unang mga gamit ni Coach Buboy Costales sa paglalaro ng pickleball. Gumawa lang ako ng linya, sinerge ko siya sa YouTube. Gumawa ako ng linya, naglagari ako ng paddle because during that time wala pang mabiling paddle. Ayon kay pickleball coach Buboy, kahit sino pwedeng maglaro ng sport na ito. Kaya marami na ang nahuhumaling na maglaro nito. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Muling kinilala ang husay ng ating mga kapamilya sa ikalimang Entertainment Editor's Choice o the Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors. Itinanghal na Best Actress si Charo Santos para sa pelikulang Kun Maupay Man It Panahon. Ginawa rin naman ng Joe Quirino Memorial Award ang veteranong ABS-CBN News at TV Patrol Showbiz Correspondent na si Mario Dumawal. Ang parangal ay mula sa inspirasyon ni Quirino na isang institusyon sa larangan ng panulat at telebisyon. Ginawaran din ng ISA V Red Humanitarian Award si Roberta Lopez Feliciano, ang Managing Director ng ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya. Congratulations po sa ating mga kapamilya! Nagkita-kita muli ang maraming personalidad sa larangan ng pagbabalita sa isang napaka-espesyal na okasyon, ang birthday ng pinuno ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs na si Regina Jing Reyes. Ipinakita rin dito ang lakas at katatagan ng pagkakaisa ng mga tagapagbalita sa panahong ito. Ang mga eksena sa pagpapatrol ni Mario Dumawal. Ito ang isa sa pinakamalaking homecoming ng mga tagapagbalita sa bansa. Lahat nagbuklod para sa ka-anim na pong kaarawan at pagre-retiro ng premyadong pinuno ng ABS-CBN News na si Jing Reyes. Mahirap nang maulit ang makasaysayang pagtatagpong ito na sinuportahan ng iba't ibang institusyon, personalidad at manggagawa na naging bahagi ng ABS-CBN News mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Ang tila imposible na isa katuparan dahil sa suporta, respeto at pagmamahal kay Reyes na kumatawan sa lahat ng pangarap, sakripisyo, hirap at saya ng lahat na nagtrabaho sa newsroom ng mahigit 3 dekada. Lahat dinamnam ang kanilang ala-ala sa isa't isa sa higpit ng mga yakap, halakhakan at huntahan. Para sa marami pang iba, mata at ngiti lang at hindi na kailangan ang pangungusap para ipadama ang saloobin sa mga kasamahan na naging importanteng bahagi ng kanilang buhay. Ang iba na dala ng emosyon sa tindi ng ebidensya na buo pa rin ang samahan ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs. Higit sa lahat, pinanday at pinagtibay ang lahat ng samot-saring krisis at hamon sa malayang pamamahayag, gayon din ng salot ng pandemya. And for almost 3 years, we suffered. Together, we struggled with uncertainty, the deaths of colleagues and loved ones. We had to go through financial and other unspeakable losses. But we also showed unyielding loyalty, grit, and courage, and a resilience like no other. It's a miracle that we are still operating at all. And so, it is this grit and courage that would take you through the future. Sa halong-halong emosyon ng iyak at tawa, nagpasalamat si Jing sa lahat ng nakasama niya
Mula sa ABS-CBN News sa Maynila, North American News Bureau, mga pundasyon ng Kapamilya Network at sa lahat ng manggagawa. Marami pa sana siyang pwedeng gawin, pero sa lalim ng iniwan niyang legasya at napundar na samahang hindi kayang lunurin ng anumang dilubyo, sapat na ang iniwan ni Jing Reyes. Never forget, you are ABS-CBN News. You've been to hell and back. You can face anything. This is the bond that we all share, defined by hard work, never say die attitude, and an unyielding, unrelenting drive to serve. Thank you from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko kayo. Sa kabila ng lahat ng stress, sleep deprivation, sakit ng ulo, tensyon at iba pang problema at hirap, hindi ko to pagpapalit. It was a wild and wonderful ride and I wouldn't trade my 36 years in ABS for anything else. Maraming salamat po. Sa ngayon, ipinagdiriwang muna ni Jing ang kanyang senior moments, pero hindi magmamaliw ang kanyang inspirasyon sa larangan ng pagbabalita. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Papasayaw na sana ako. No, pero napaka-emotional po ng gabing yun, no, B? Henry, nostalgic, a birthday turned reunion. At lahat, ng old at new. Yun, at lahat nandun. Diba? Sabi ko nga, ang hirap gawin nun, ha? Oo, yung mga bago. Yung mga dati at yung mga ngayon. Oo. Alam mo, sa totoo lang, isa ka sa mga orig. Ano ka ba? Anong taon ka nag-ABS? Baka naman 1970s. Kailan lang? Ano ba? Kailan lang? 1991. Ako kasi 2000. Ikaw baka? Parang 2004. Ganon. Kaya nakakaiyak makita yung mga 1986, kabubukas ng ABS. At yung story ni Ma'am Jing, nagsimula sa baba hanggang talagang naging SVP. It's the ultimate success story ng isang empowered career woman. At nakita niya yung naging takbo ng ABS-CBN. Maganda yung sinabi niya na parang mawala ka man sa ABS-CBN, yung ABS-CBN will never leave you. Mas maganda yung pagkakasabi niya. Pero ang ganda. Hindi yung ganda. Once a kapamilya, always a kapamilya. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos. Bilog ang mundo. That was tuloy, so beautiful. Happy birthday, Ma'am Jing. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ito na. 27 days na lang. Pasko na. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Sa kaya yan? Bukan sa Switzerland. Anumang hamon, anumang panahon, dapat kaming maglilingkod. Scotland. Ako po si Andrew Magadias. Marami salamat po at magandang gabi.